Simula nang maupo bilang PNP chief noong Abril si Police General Romel Francisco Marbil, tiniyak nito ang pagpapaunlad pa ng kakayahan ng PNP laban sa krimen. Pero hindi nito isinasantabi pa rin ang kampanya ng pamahalaan laban sa droga. Mula sa kanyang pag-upo, 16,634 na drug operations na ang isinagawa ng PNP sa bansa hanggang sa 31 ng Hulyo ngayong taon. Mula sa bilang na ito, 20,286 dito ang nahuli at aabot sa 13.72 billion pesos ang halaga ng droga na kanilang nakumpiska. Our holistic approach, which includes law enforcement, prevention, rehabilitation, and community engagement, supports both the recovery and integration of individuals grappling with addiction and the harmful effects of illegal drugs. Ilan sa mga operasyon na ito ay kinabilangan ng 9.86 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat noong 14 ng Abril sa Batangas. As we look to the future, our commitment to the safety and well-being of our communities remains unfaltering. We will continue to strengthen our partnerships with the public, collaborate with other law enforcement agencies, and maintain the high standards of transparency and accountability. Dahil dito, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aksyon ng PNP sa ilalim ng liderato ni PNP Chief Marbil. For over a century, our police force has stood as guardians of peace, of order, and safety in our communities, ensuring the well-being, the security, and the dignity of every Filipino. This noble work is perfectly captured in this year's commemoration theme, Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Medyo maayos na rin dahil nauli na yung mga sa drug pusher. Pinuri rin ng Pangulo ang police operations ng PNP na mas makatawa at walang dugong dumanak. Dahil dito, mas papaigtingin pa ng PNP ang patrol operations at pagpapalakas ng deployment ng mga pulis na nakakatulong sa pagpapababa ng krimen, lalo na sa mga matataong lugar. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang operationalized PNP Cyber Security Operations Center para paigtingin ang cyber patrolling at malutas ang mga cyber crimes. Nagsagawa rin ng joint operations ang PNP kasama ang armed forces sa internal security na humantong sa pagsuko o pagkahuli ng 1,951 na miyembro ng local at communist terrorist groups. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.